Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa, guest natin ulit, Dr. Ivy Amante, expert endocrinologist, diabetes, sa thyroid. Pero topic natin ngayon, yung hyperthyroidism. Magandang araw, salamat po Doc Willie sa invitation po ninyo. Yes, ang hyperthyroid po ay common, madalas po din natin itong nakikita sa ating mga pasyente. Madalas po sa mga babae, usually po ang pinakakaraniwan na symptom yung palpitations at saka weight loss. Yun, so yung biglang pumapayat na hindi naman sinasadya, tapos kinakabog yung puso or nanginginig yung kamay, tremors na tinatawag, minsan nanghihina, tapos mainit yung pakiramdam. Usually po sa periods, pag hyperthyroid, yung parang ang periods nagiging light. Lighter po ang periods ng mga babae. Nagko-complain din ba sila na lumalaki yung dito sa leeg or pwedeng hindi lumaki? So, pwedeng may mga taong lumalaki, napapansin nila na parang umuumbok yung kanilang leeg. May mga tao po na hindi. So pwede kayong hyperthyroid na hindi lumalaki po ang leeg. Pero mas common po yung medyo lumalaki po ang leeg. Anytime na lumalaki po ang thyroid, goiter po yung term natin doon. Pero meron pa ba ibang symptoms? Hindi na nila napapansin yung mga tremors nila o mas mainit ba kahit may aircon? May mga matatanda na hyper sila pero iba yung manifestation, yung bigla lang natutulala. Hindi classic po. May mga tao na iba yung presentation ng hyperthyroid. Pwedeng walang palpitation, pwedeng walang tremor. Yung parang natutulala lang or nanghihina. Pag chineck up natin sila, Dr. Ivy, ano nakikita mong physical signs? Lumalaki yung mata? Po, usually, ang nakikita is may stare po yun eh. May makikita niya sa mata pag totoong hyperthyroid. Yung talagang nakaganyan, nakaluwa yung mata nila pag hyperthyroid. Pag ang pinaka-most common cause po ng hyperthyroid is Graves' disease. Yung Graves, yung talagang nakalabas na po yung eyeball. Exophthalmos po yung tawag doon or proptosis. So yun yung nakikita namin. Unang-una pagpasok sa clinic, yun yung unang-una pong nakikita. Tapos parang moist, very moist yung balat, pawisin, tapos nanginginig yung kamay, tapos balisa, tapos payat. Yun yung mga usually nakikita namin sa clinic. Meron bang paraan, Dr. Ivy, na mas mahuli natin itong hyperthyroidism na mas maaga? Yung thyroid function po, madalas sinasama po siya sa mga executive check-up na nakikita natin. Pero hindi sa lahat ng mga package po. Ang maganda po sigurong isipin is kung may family history tayo ng thyroid problem, then mas vigilant or mas gusto nating mag-screening or isama yung thyroid function test sa blood test. Para sa other doctors, marami rin tayong viewers na doctors na hindi naman endocrinologists, ano yung basic na laboratory test na kailangan natin i-test? Actually, kahit TSH lang po, blood test for TSH, ito yung pinaka-sensitive po na parameter kung malalaman natin ang isang tao ay hyper or hindi. So ang TSH po usually pag mababa, thyroid stimulating hormone, then malamang po may hyperthyroidism po tayo. Tapos meron tayong ibang test na pwedeng i-follow. So may mga free T4, T3 na pwedeng i-confirm or i-assess yung degree of hyperthyroidism po. Kung may nakakapa po tayong bukol sa leeg, maganda rin po magpa-thyroid ultrasound. So usually po, combination po yan eh, TSH at saka thyroid ultrasound. Yun yung initial po na lab test na in-order. Pag dumating na tong test ng TSH na mababa at T3, T4 na mataas, kaya siya hyperthyroid, tapos sa ultrasound may nakita lumalaki, anong iisipin dapat ng doktor ng pasyente? Ano na yung next step? Kailangan pa ba malaman Graves' disease pa to o ibang sakit? So Doc Willie, actually importante malaman yung yung cause kasi yung treatment at saka ang approach and expectations mag-iiba depende dun sa cause nung tinatawag nating hyperthyroidism. Siguro ang pinaka-common na dapat ma-figure out is ito bang tao ito ay nagte-take ng thyroid hormone kasi kung nagte-take siya ng thyroid hormone di kung nagpe-present siya with hyperthyroid symptoms with blood test na TSH na mababa baka number one sobra yung kanyang thyroid hormone so pwede kayong mag-excess or hyperthyroid looking symptoms kung nasasobrahan ang thyroid hormone yan yung isa.
kung talaga namang meron tayong hyperthyroid state na tinatawag, maganda rin po ma-differentiate. Meron kasing sakit na yung temporary lang, yung mga thyroiditis po na tinatawag. Ang nangyayari sa thyroiditis po is nare-release sa bloodstream po yung extra, yung maraming thyroid hormone transiently or panandalian lang dahil namamaga yung thyroid. So, ang presentation niya usually po is after magkaroon ng upper respiratory tract infection or ubo or sipon. So, yung inflammation po na dito sa upper respiratory tract, nahahawa po yung thyroid. So, namamaga rin siya. Pag namaga siya, nagre-release siya ng thyroid hormone. So, ang presentation po nito, medyo maga at masakit ang thyroid. So, malamang pag ganito po ang presentation, kailangan natin i-prove with certain tests pa. Ang importante po ito ma-differentiate dahil ito ay self-limiting. Meaning, kahit hindi nyo gamutin ng mga gamot for thyroid, mawawala. Pag thyroiditis po, marami tayong pwedeng i-check para ma-prove. So, ang pinaka-importante po is thyroid uptake. Ano po ito eh? Nuclear medicine test. Ano po siya? Binibigyan po ng iodine yung isang tao tapos sinitignan kung gano'ng kadami na-absorb ng katawan. Kung mababa ito, ibig sabihin hindi na-absorb nung leeg yung ng thyroid yung iodine, sira siya or inflamed. So, nako-confirm niya po yung thyroiditis. So, pag ganito po yung case, hindi binibigyan ng gamot for thyroid. Sometimes, ang bibigay lang ng anti-inflammatory medicine, yung mga non-steroidal po, pwede. Kung sobrang laki at masakit, pwedeng steroids. Tapos, mawawala po ito ng kusa. Over time, minsan a course of mga 2 months, mag-i-improve po ito. So, importante pong ma-differentiate itong ganitong klaseng sakit para hindi mabigyan unnecessarily ng tinatawag nating anti-thyroid drugs. Yung pinaka-common po na sinabi ko, yung Graves. So, yun na po yung totoo. Yung totoo nang talagang may problema na talaga yung thyroid natin. So, yung thyroid natin nagpo-produce po ng maraming thyroid hormone. So, pag na-proof po natin na Graves disease po ito by may mga antibodies din tayo na pwede orderin. Mga thyroid receptor antibody po yun eh. So, yan po yung mga parang diagnostic na po for Graves disease. Pwede na tayong mag-treat. So, ang Graves disease naman po, pwedeng ma-treat ng gamot, pwedeng ma-treat ng radioactive iodine, pwede rin pong surgery pag may mga bukol-bukol or sobrang laki na po yung thyroid. So, yun po yung options po. At saka yung usual approach, yun po yung usual approach for hyperthyroid. Lagay natin, Dr. Ivy, syempre, alam naman natin kulang ang pera ng mga pasyente. Hindi magagawa itong thyroid uptake for thyroiditis. Hindi rin magagawa itong mga antibody test sa Graves disease. So, ang hawak mo lang yung TSH, T3, T4, paano gagawin? Pwede na ba gamutin as Graves disease? Clinical talaga. Parang titignan natin yung history. Kung ang thyroid po talagang malaki at masakit sa touch, yung talagang ganyan pa rin, ganyan lang ng konting kapain, masakit na. So, ma-assume po natin. So, clinical judgment po yung tinatawag doon. Ma-assume natin na malamang thyroiditis ito. So, pwede natin gamutin with, as I mentioned, mga anti-inflammatory medications. Pero kunyari, by history ng pasyente, talagang meron na siyang possible na talagang real hyperthyroidism either from Graves or yung mga multinodular goiter na tinatawag natin. Meaning, malaking chance na hindi siya temporary. Then, pwede na tayong dumiretso po dun sa mga gamot. So, yung mga gamot for thyroid, yung mga anti-thyroid drugs na ginagamit natin, actually, tatlo lang po sila. Yung mga carbimazole, methimazole, na halos pareho, tapos may PTU. Yun po yung usual na gamot na inuumpisahan. So, parang bottom line, clinical judgment ng doktor, kahit siguro wala masyadong mga ganung test, pwede naman makadecide kung anong approach at anong gamutan ang gagawin. For our doctors, para alam din ng patients, ano ang normal starting dose ng methimazole, tapazole, PTU? Magandang tanong po yan, Doc Willie. Ano? Kasi yung mga gamot na yan, actually, dose-related po ang side effect. So, ang side effect niya, usually yung parang mababang WBC, fever, sore throat, yung manifestation. So, maganda na hindi masyadong mataas yung dose. Kung kaya,
kung kaya nating makontrol yung hyperthyroid na medyo on the low side lang ang dose ng mga gamot na yon, better. Ang PTU po, well, ang first line usually ngayon is metimazole po ang ginagamit. So, kung kaya ng mga 5, 10, 15 milligrams a day, okay na po tayo doon. Parang, ang importante po is iinumin araw-araw, over time po, mag-i-improve naman yan eh. So, wag magmadali na ang taas agad ng dose. Pag sinabi natin yung mga 30 milligrams a day, medyo mataas na po yun. So, baka may risk na tayo ng mga side effect. So, kailangan siguro parang the lowest dose that we can give, pero importante, itutuloy siya. Kasi over time, mag-i-improve naman yan. Ang PTU po, 50 milligrams po yun eh. Yun mas madalas iniinom. So, pwedeng 1 to 2 tablets po, 3 times a day po siya. Yun po ang starting lowest possible dose na pwedeng ibigay. Tapos, sa pregnant, ano ang ibibigay? Tsaka how long ito binibigay? 2 years? 1 year? Pag ang pregnant po, meron po tayong tinetest. Tinetest talaga po yung mga TSH, FT4. Kasi usually po, pag ang TSH mababa, pero normal po ang FT4, FT3, so wala naman siyang overt symptoms po ng hyper, syempre a-avoid natin yung gamot during pregnancy if we can. Kung kaya natin i-avoid first trimester, better din po. Pero kung kailangan talaga nating bigyan, meaning mataas talaga yung FT4, FT3, tapos clinically talagang marami siyang symptoms ng hyperthyroid, usually PTU po ang pinipili for first trimester. For second, third trimester, ang good news pag pregnant, gumaganda yung hyperthyroid levels. Yung levels ng thyroid during pregnancy po, nag-improve ang hyperthyroidism during pregnancy. So, nalalesen yung need for the medicine. Pero kung may kailangan na gamot for second, third trimester, pwedeng PTU, pwede na rin po yung methimazole. So, how long ininom to? Meron kayong Graves' disease. Usually po, mas maganda yung doktor yung magti-taper based on sa blood test. Eh. So, sometimes kailangan yung inumin ng isang taon, sometimes longer. So, slow taper po yan para hindi pwede siyang itigil bigla. Kasi pag kunyari, maganda na yung pakiramdam nyo, so biglaan yung tinigil, babalik tayo sa hyperthyroid state. Kasi yung gamot na to, hindi niya po kinu-cure yung hyperthyroidism nyo. Ninonormalize lang niya po yung levels. So, pag bigla niyong tinigil, babalik tayo dun sa hyperthyroid. So, ang maganda po is, yung doktor po yung magti-taper, maybe over a year or longer, or minsan matagalan talaga, based dun sa blood test, para hindi nag-roller coaster. Pero usually po yung mga medicine, something like that, mga 1 year, 2 years, tapos titignan kung magna-normal po yung thyroid levels of it. Normally ba, after 2 years, ganyan, gagaling na yung Graves' disease o babalik pa after 5 years, 10 years later? Pwede pong bumalik. Kunyari nag-remission po, meaning natanggal ng doctor safely yung gamot, by after slow tapering, meron pa rin opportunity na mag-reactivate po yung hyperthyroid, lalo na kung Graves po. Kung multinodular goiter, malamang po talagang tuloy-tuloy na talaga yung medication. So, aside from medicine, sabi mo kanina, Dr. Ivy, ang option nila pwedeng mag-radioactive, iodine, or surgery. Kailan naman ginagawa itong dalawang option? Actually, yung radioactive iodine, anytime naman po from diagnosis, pwede siyang gawin. However, marami siyempreng ang option ng patient, medicine muna, medication muna tayo. So, usually nagiging second line siya more often than not. So, kailan ba siya kailangan gawin? Number one, kung nagkaka-allergy po sa gamot, hindi mat-tolerate po ang medication. Number two, kung hindi na kaya nung gamot yung hyperthyroid state at kailangan na talaga ng cure. Kasi ang cure po, yung talagang definite cure is actually from radioactive iodine lang or surgery. So, at usually, patient choice din. So, kung gusto ng pasyente talagang wag na siya uminom ng mga methimazole PTU, pwede siyang i-offer ng definitive treatment like radioactive iodine or surgery. Yung surgery po, pag malalaki, meron kayong hyperthyroid, tapos malalaki na po yung mga bukol or madami, or may compressive symptoms na po yung goiter, then surgery po ang best option para sa ganun. And lastly, Dr. Ivy, I'm sure ako, cardiologist, ang dami ko nakikita ng heart failure dito sa hyperthyroid. Ano ba yung mga complication nito? Ang hyperthyroid, pag hindi ginamot ng matagalan,
usually two main ano lang po yun eh, side effects niya sa heart at saka sa bone, no? So sa heart, yung mabilis na tibok ng puso, tachycardia po yung tinatawag natin. Pag long term yun, pag years po yan na hindi na treat, may tinatawag po tayong thyrotoxic heart disease. So well, fortunately po, yung thyrotoxic heart disease nare-reverse naman po siya pag na-treat po yung hyperthyroid. Kung maagapan early enough. Pero kung hindi, pwede syempre magka-heart failure or yung mga thyroid storm na tinatawag. Yung sa bones naman po, pag hyperthyroid din na hindi na-treat, parang ang bones po, parang nagkakaroon ng bone loss tayo, so nagkaka-osteoporosis po from the hypermetabolic state. So basically yun po, pag hindi na-treat ang hyperthyroid, pwede magka-problema sa puso at sa buto. So, iniisip din natin kung minsan yung iodine, no? Kung ano ba yung role po ng iodine sa diet. So, usually naman po, hindi natin kailangan mag-take ng extra iodine or mag-avoid ng extra iodine kung ang ating bansa naman based on studies, mukha naman based on sa mga survey ng FNRI is iodine sufficient ng ating bansa. So, walang extra iodine na kailangan pong inumin. Normal diet lang. Ang salt source naman natin po, usually iodized salt. So, marami na rin tayong pagkain na iodized salt ang ginagamit. So, other than those, wala na pong extrang vitamins po na dapat isipin. Yung lagi nila tinatanong, pag hyperthyroid, may goiter, bawal daw ang mga broccoli, cauliflower, ano talong. Pa ba? Talong, marami silang mga goitrogen. Opo. So, yes, marami pong nagtatanong yan. Meron nga pong data yan, mga cabbage, mga goitrogen sa pagkain. Pero usually siguro pag kakainin niya siya araw-araw na in malalaking amount, siguro pwede siyang mag-cause ng enlargement po ng thyroid. Pero kung paminsan-minsan lang naman at moderation at may variety naman po yung pagkain na kinakain natin, hindi naman siya kailangan i-avoid. Madami masyado yon para i-avoid. So, in moderation po at saka variety po yung important. Kung walang bawal sa yung pagkain, kung damihan nila thyroid po, wala. Opo. Damihan nila seafoods, damihan nila wala namang kaso. Wala po. Unless merong pinaplano pong gawing radioactive iodine treatment, then usually 2 weeks before any radioactive iodine treatment, pinapa-low iodine diet po. So, yun yung mga bawal po, yung mga seafood. Pero kung wala namang pinaplanong radioactive iodine treatment, then walang bawal po. Pwede mag-seafood. Okay, thank you very much, Dr. Ivy. Very complete discussion para sa doctor, para sa patient tungkol sa hyperthyroidism.